Hey guys, welcome back to my channel. So for today's video, we are going to have our first question and answer vlog. So here with me today is engineer Elah. Hi guys! She's going to read the questions that I've posted in my Facebook page. So meron dito mga questions na related sa engineering na a-answer natin today ng on the spot. Yes! Wow naman! So today, dahil tayo ay 36,000s na, 36,000s. So dahil tayo ay 36,000 subscribers na, kaya namin naisipan na gumawa ng question and answer vlog. So this is our first vlog na mag-answer kami ng questions. This is not mathematics related or any lecture. Chill lang ng vlog ko guys. So start na tayo ng question. Sige, let's start with our first question. So it's from Janica Eve Formentera. And her question is, napaka deep ng tanong na to, no? What's your motto in life or goal? So shout out muna kay Janica Eve Formentera. So ang aking motto in life is of course put God first. So yun ang pinangawakan guys simula pa ng una, no, na you should always put God first in everything you do kasi you need guidance sa mga ginagawa natin, hindi lang sa acads but in our personal lives. So what is your goal? For my goal, so yung goal natin is very specific. Yung very specific na ibibigay ko is for my career syempre. Na mas mag-grow pa tayo. What's your goal in your career? What's your career goals? So yung career goals ko syempre magkaroon ng mas maraming experience sa engineering field para mas marami akong ma-share sa mga future engineers. Bola lang yan! And hindi lang yun, makapag-share tayo ng mas maraming ideas and blessings sa mga future engineers natin. Okay, thank you for that. And we have our second question from a top fan. Wow, shout out to Francis John Ross. I think friend ko to. I think ano to, attend dito ng initial programs yun. I don't know. Pero ito yung question niya. What should a mechanical engineering student need to focus? Especially, you need ng strong foundation. So are they ifo-focus ng isang ME student? Shout out kay Francis Rojas. Ayan. Congratulations, top fan. Uy, top fan din ako! Top fan ka din ba? Oo. So, syempre, for mechanical engineering students, I think common naman sa lahat, di ba, mathematics subjects? Oo, basics. Pero mas kasi, revise na yung, ano, yung curriculum natin for, because of the K-12 program, naging 4 years na lang ang engineering. Okay. Unlike before sa amin, that is 5 years. So, may mga nawala tayong subjects na kailangan talaga, guys. Especially, kapag mag-take ka ng calculus, you need, of course, algebra, trigonometry, and geometry. Mm-hmm. So, aralin nyo muna yun, guys, bago kayo mag-proceed sa calculus. So, kung alam nyo na yun, since na siguro nag-STEM, pag-STEM siguro, you have those subjects, yung mga foundation subjects, gamit na gamit yun. So, ano yung focus natin? First strong foundation, algebra, trigo, and geometry. Mm-hmm. And of course, pag mechanical engineering student ka, focus tayo sa mga machineries and equipment. So, dapat marunong kayo ng thermodynamics, fluid mechanics, ayan, power plant engineering, tsaka machine design. So, as you go along sa course, you will learn all of those. Next question. Oh, nagaling naman no. Nasulit na ako. Wow naman. Wow. Ayan, sige. So, sana Francis na nasagot ni Engineer Prof ang iyong katanungan. Let's move on to our next question from Crystal Diane Morales Tejada. Hello, ano yung mga need i-advance study or i-prepare for me to get ready sa engineering in college? So, kung si Francis, ano na, engineering student na, eto si Crystal, mukhang may balak masukin na ang engineering. Naku, Crystal. Ayusin mo mga decision mo sa buhay. Nagsisisi ka ba na engineering ka? Ako? Hindi naman. Naman. Hindi ka magsalita na ganyan. Slide lang. Ano? Hindi naman. Kasi ano eh, marami ka nang matututunan. And bola lang yan. Ano? Marami pwedeng pag-applyan yung knowledge mo na magigay mo from engineering course. Very flexible talaga. Yes, very flexible. Kasi pag engineer, hindi naman kila, hindi naman ibig sabihin. Hindi siya limited sa isang ano lang, path lang. Napakaraming
future possible career path for you. Pinaka, ano ngayon, business, di ba? Business. Yes, parang... parang ikaw nasa parang business. Parang ako nasa business field ako, kahit na chemical engineering yung degree ko. So, ano ba? Ano ba yung... So, kasi yung person, future engineering Crystal, Tejada, is same lang din, tsaka yung ano, kay Francis. Will you please repeat it? So, ayun lang din. Ano yung advanced study natin? Algebra, trigonometry, tsaka geometry. I-advanced study po natin yun. So, if you want our help, we have our... enrichment program series. Enrichment program series. Yes, and we're actually done with algebra. Basics of algebra. Trigon yung next. So, yeah. So abangan nyo guys. Ginagawa namin yung guys. Yes. Para sa question ni Francis, tsaka ni Crystal. Kasi alam namin kung ano yung mga kailangan talaga. Kailangan ng mga future endings natin. Ayan, ang question niya. Ano po yung daily routine nyo para paghandaan si board exam? Hello, hi Steven, hiya, hi! Ayan. So, I took the board exam way back 2018 pa. That's how many years ago? 3 years ago? 3 years. So, ikaw ba? Anong year? 2019. 2 years. So, 2 years ago. Face so, to face yung type. Daily routine para paghandaan si board exam is... Siyempre, combination nyo ng review tsaka rest time. Magpahinga, mag-review, So, face-to-face basis, kung mayroon kayong mga ginagawa outside the review, so, ang daily routine lang talaga is mag-review. Tsaka, yes. Maximize your time of review. So, meron kami mga other vlogs that i-elaborate itong mga... We have another content for that. Specifically for board exam. We actually have another content na specifically for board exam tips. Yes. So, for more information, you can check out that vlog. I think na-upload siya first. Yeah, bago tong video na to. Yeah, okay. So ayun, yung daily routine natin, Engineer Steven, is magpahinga, mag-review, magdasal. Ayan. Ayan kumain! Kumain! Para may energy kayo! Importante yung health. Oo, importante yung health. Diba? Ayan. So next question natin is from Ivan Enrique. Hi, Ivan. Ang question niya is, iba't ibang type ng engineering, bakit mechanical engineering ang kinuha niyo po? Bakit hindi civil or chemical? Wala kayong pake. Ano ang pake alam mo? Ang choice? They actually, hindi ko rin talaga alam eh. Same. Hindi mo talaga yan... Hindi mo malalaman yan agad, oo. Hindi mo masasabi minsan, na, yung unang apak mo ng engineering, ito lang gustong-gusto mo na. Actually, yung gusto ko nun, electrical talaga. Pero hindi ko alam along the way talagang change siya to mechanical engineering. Kasi I think, and I thought that sa mechanical engineering, there are subjects na pwede ko rin pag-aralan yung electrical. Kasi interconnected yung dalawang course na yun. Kasi mahilig ako nun mag-wiring-wiring. Kasi yung papa ko, electrician. So, bakit mechanical engineering? Kasi... ayun yung binigay ni Lord. Yung talagang binigay niya for me. Hindi ko siya talaga gusto in the first place kasi... Pero nagustuhan mo na. Nagustuhan mo na. Na-develop kayo sa... Hindi siya na-develop. Na-in-love sa mechanical engineering. Ayun. Kanino ka na-in-love? Sa isang ME. Sa isang ME? Oo. Sino kaya yun? Sino kaya yun? Guys, comment down below. Napakaswerte naman ng ME. Ayan. So, ayun, Ivan, no? Minsan talaga, hindi mo naman alam eh kung ito na ba talaga yung gusto mo. Pero along the way, malalaman mo kung ano ba talaga yung tinitibok ng puso. Oh, diba? Totoo. Minsan, matututunan mo na lang din siyang mahalin. Totoo. Diba? Ayan. So, another question from James Dab Seroy. Tanong ko lang po, engineer, madali ka ba talaga sa math nung high school ka pa? Or isa ka bang math wizard? Ano po yung masasabi tungkol sa mga high school students na nag-plan to take engineering course kahit walang kakayahan sa math? Kung magaling ba ako sa math noong high school? Or yes isa or pa no? Ako math wizard? Yung wow. magic yung mathematics. So, noong high school, siguro, hindi naman yung tipong hindi marunong. Uh-oh. Yung average lang. Marunong ako mag-fraction. Pagkanta ng decimals. Pagkanta ng
decimal place, marunong akong mag-add ng integers. Mag-add ng integers, negative, positive. Diba? Oh, negative times negative equals positive. So, hindi mo talaga masasabi na totally wala kang alam sa lahat. No? So, if you know the basic operation that is actually a basic skill in mathematics, importante yun. Kahit mga complex idea, it requires the basic operations. That's true. So, hindi ako magaling sa math. Marunong lang ng context. Bola lang yan. Marunong lang. Hindi ako yung tipong sobrang hindi marunong. Hindi rin yung tipong sobrang galing. Hindi rin ako. Hindi ako rin din po. Guys. Hindi rin po ako math wizard ko ba? Hindi. Hindi ka lang yan. So, ang masabi ko, if you really want to take the engineering course, i-take nyo yan. Kasi kung gusto nyo yung isang bagay, no? Paghihirapan nyo at talagang aaralin nyo siya. Walang imposible, guys. Yes. Hindi nyo pwedeng sabihin na wala akong kakayahan, hindi ko kaya yan. You should always think na kaya nyo, tsaka you should change the mindset. And of course, hindi practical na change of mindset lang, kailangan mong gawin. You have to take an action. Kailangan mong execute. So if you're an if you're a high school student, aspiring engineering students, kung gusto nyo talaga yung engineering, guys, i-take nyo lang yan, no? Kung gusto nyo talaga, walang imposible. Kami nga noon, hindi nga namin... Akala ko nga, feeling ko nga, hindi ba makagraduate. Hindi nga namin alam kung gusto ba talaga namin, pero tinake namin siya. Pero hindi naman namin generalize yung aming mga ating mga experiences. But if you really wanted to take the engineering course, go for it, guys. Kaya-kaya niya. Yes, that's true. Wala yung posible, guys. Fighting, kaya niya. Kaya-kaya niya. Yeah. Lahat tayo may kakayahan, guys. We just have to push ourselves to actually do what we really want. So, our next question is from Cyrus Buenaseda. Tips po on how to stay motivated and disciplined after failing sa board exam. Tips natin to stay motivated and kasi kami hindi naman kami nag-fail sa board, but we have failed subjects before. Nag-fail kami ng mga subjects. So siguro ang pinakamagandang gawin is to go back kung ano ba yung mga mali na nagawa. Tsaka doon sa mga mali na nagawa, i-improve natin or i-aralin natin kung ano ba yung mga hindi natin nakuha para the next time we take the board exam, talagang ma-answer natin siya. And hindi niyo makukuha yung license or you will not pass the board exam if you stop taking the board exam once you fail. So dapat tuloy-tuloy lang. So I know some people na nag-fail before but tinuloy-tuloy nila at ngayon sila ay engineer na din. Yes. Huwag tayong susuko, guys. No? And it's very important na even if you fail, you get up. Kasi if you fail, diba, it's just another reason for you to learn, diba? Sabi nga, you will not learn if you have not failed. So, yun, make that an opportunity to learn. Sabi nga ni Engineer Prof, diba? Ano sinabi ko? Hindi ko lumakalala. Basta yun. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayaw ko makita ito. Maita ulo ko. Ano makabuti sinabi? Yun, basta take ng board. Yun, hanggang sa pumasa kayo, guys. Ayan, so next question from Beth Yu. Yan, recommended books po, sir. Pa-shout out daw po, yan. You're one of my favorite, kaya nga kung nahihirapan ako sa course, subject ko, sa inyong channel po ako mag-watch ng vids po. Uy, sana all favorite! Uy, you're my favorite too. Oh, recommended books daw! Shoutout muna tayo kay Beth Eve. Shoutout! Hi, Beth Eve! So, siguro in general, ano ba yung reviewer natin na nandito? Yung 1001. Yung 1001. Ako, hindi pwedeng mawala yun. 1001. Kung engineering student si Beth, ayan. Kung engineering student ka, Beth, of course, hindi pwedeng mawala si 1001 ito. 1001 solve problems in engineering mathematics. So, pwede nyo itong mabili sa mga bookstores nationwide. So, isa lang naman yung ganito.
di na natin papangalanan yung review center. Oo, basta yung kulay orange. Kulay orange. Sa channel natin, and sa Facebook page, I mean, I'm posting there mga references and mga gamit yung mga PDF for your studies. Ayan. So thank you, Beth, for for watching our video. So, yes. Avid fan pala si Beth. Thank you. Shout out sa iyo dyan. Kung nasan ka man, stay safe. Yeah. So, from Renmark Bala, ang question niya, nung nag-aaral ka pa po, how do you handle your sleeping routine? Ay, favorite mo to. Ilang oras ka pa ka lang po natutulog dati? alam na kung sleeping. Ayan. Ano na ito. So, shout out mo tayo kay Ren Bala. Ano kayang course niya ni Ren? So, sleeping routine natin. So, mahilig ko ako matulog talaga. Sabi mo, tulog na ako. Sana o. So, ilang oras ka lang po ang natutulog dati? 8 hours po ako natutulog dati. Sana o talaga complete yung tulog? Bakit 7 to 8. Depende naman kasi pag may exam, usually, pag may exam, usually, nagiging 7 hours. Nagiging 7 hours. 7 hours and 30 minutes. Why not? Usually, kasi yung mga engineering student, aminin natin, no? There are times before na nag-cramming tayo, di ba? Oo, talaga. Ako certified crammer ako, guys. Nag-cramming, which is... yung board exam, nag-cram ako. Which is talaga dapat natin baguhin. Dapat baguhin. Pero hindi, part talaga yun. So, ilang oras ang natutulog? 8 hours pa, 7 to 8 hours po. And there are times syempre na mga 5 or 6, pero in the average, mga 7 to 8 talaga. Kasi, for me kasi importante yung pahinga talaga. How can your brain... Para ma-recharge yung brain. How can your brain function well? Pero ako talaga, hindi ako natutulog. Siguro mga 4 to 5 hours lang. Kasi hindi ko rin talaga kaya ng 7 to 8 hours. Kasi feeling ko mas aantukin ako. I think may mga ganitong tao. Case-to-case basis. Oo, case-to-case basis. Ayan, so thank you kay Ren. Next question natin is from Glenn Nicarandayo. Pwede niyo po bang i-share ang daily routine habang nagsa-study or nagre-review for board exam? Parang same question ako. Same question kanina. Shout out kay future engineer Glenn. Daily routine. So, one of the most important part of the review is yung schedule. Yes. Dapat marunong ka mag-schedule. Ayan. And yung mga elaborate natin to sa ating previous video. So, yes. Yung tips for board exam. You can just check that out, Glenn. And dito of course, siguro ang pwede kong maibigay sa iyo is maximize your time of review. Yun ang pinaka-importante. Kanya-kanyang routine 'yan, basta ang importante ma-maximize mo yung time mo sa pag-review ng mga subject for the board exam. Yes. Ayan. So, another question from Mark Opus. Ano po yung favorite subjects nyo and anong subjects po kayo nahirapan? Favorite subject ko is thermodynamics. Uy, same. Thermo is life. And ano po yung subjects po kayo nahirapan? Probability. Statistics. Doon ako nahirapan. Ay, hindi sa statistics, probability lang. Yung mga point-point problem. Probability kung Dito sa book natin, meron yun dito. May part na dito yung mga... Yun yung kainahan ko. Inis din ako dun eh. Probability. Kasi statistics kaya. Kaya naman statistics. Probability. Kasi ang probability, ang daming tawag dyan kung... Case. Ang daming cases. Ano yung probability na lalaki ang anak. Meron din ganun. Oo nga, meron na. Meron din ang problem. Probability na yung baraha, hindi naman ako... Oo, yung cards. Kailangan familiar ka dun sa mga ilan yung cases. Yun. Anyway, may mga pattern naman siya. Paano mo siya yung pattern. Meron siyang analysis. Pero dun ako... Yung mga table-table pa ngayon. Oo, dun ako nahihirapan. And of course, ano pong subject nahihirapan ng chemistry? Kaya nga hindi ako... Tuturuan kita. Ay, thank you. Kaya hindi ako nag-chemical engineering kasi talagang I hate chemistry. Hated subject ko talaga, chemistry and probability. Okay, next question from Anne Andres. Noong unang years niyo po ba sa engineering, nagkaroon ka po ba ng bagsak? Ano pong subjects at ano po yung ginawa yung solution? Yun, ganda ng tanong niya, no?
So, meron ba akong bagsak nung college? Meron po akong bagsak nung college. That is, isa po ang bagsak ko nung college. That is machine design. Ipagbilang. Isa na talaga. Machine design 1, yung aking nabagsak na subject noon, 5. And ang ginawa ko is, of course, aming itake ko. Para oh, malamang. Ikaw ang gagawin ko, di ba? Yun yung unang solution, guys. Retake. So, ang pagkakatanda ko, isang bagsak, tsaka 10 tres. Ayan, di ba? Average tayo. Average engineering student. Gola lang yan. Okay, next question. Next question na tayo from Ann Pauline Amaro. Hi sir, maayong gabi. Ay, gusto ko yung spelling name. Maayong gabi. Ano pong advice or suggestion niyo po sir sa mga students katulad ko na hindi related ang strand at kumuha ng engineering kahit hindi naman kalawak ang natutunan sa math? Parang connected ko sa question. So, kung hindi related ang strand, pwede pa rin kayong kumuha ng engineering, guys. And yung mga gaps na hindi nyo alam, you can just review that. Yes. Ayun nga, algebra, trigo, and geometry. Thank you for your question, future engineer Ann Amaro. Alright, we also have another question from Aldrin Kalimdim. Ayan, what if di ka pumasa sa board? Ano po ang pwede nyo maging work as an engineering graduate? I hope all engineering students will pass the board exam. Ang ganda ng tanong niya. I think ito, very common ano to, scenario for engineering graduates. So what's your take? So marami kasi ngayon hindi nakapag-board exam kasi dahil sa pandemic nga. Pero I know some people na nagtrabaho pa rin despite the pandemic. Yes. Despite na walang board exam. Oh. And you can actually engage sa same industry. No, may mga limitations lang because of the law nga na may mga hindi ka pwedeng i-practice because of the license, di ba? Pero you can always practice some of your knowledge na related doon sa pinag-aralan mo. Related pa rin. Related to always work na related din sa field mo kahit hindi kayo pumasa ng board. Okay, next question from another top fan from Melvin Carlo de Guzman. Most encountered subject niyo po sa board exam? Okay, so ME, no? ME for ME. Mag-ano rin ako. Okay, sige, mag-add ka na lang din. So for ME, ang most encountered subject ko nung way back 2018, August 2018, maraming, sa mathematics na mayroon kang tatlong subjects ko eh. Mathematics, engineering sciences, power industrial plant engineering, tsaka machine design. So sa engineering mathematics, may mga lumabas na economics, eh, madaming engineering economics problem, tsaka statics, yung mga mechanics of deformable bodies or strength of materials na malabas din po yun. Yun yung mga kadalasan. Sa power plant naman, maraming steam cycle, and maraming internal combustion engine problems, and sa machine design, maraming shaftings and keys and couplings. Yun. Sa akin naman, sa board exams, for me, yung experience ko is that pinaka na-encounter ko is yung check calculation sa mga mass and energy imbalances, and then, of course, thermodynamics and fluid mechanics. Yun talaga yung mostly lumalabas kasi sila naman yung mga foundation na subject. So, ganun talaga. Kung ano yung pinaka-foundation na subjects nyo sa course nyo, yun most likely yung maraming lalabas. So, we have another question. I think last na lang. Last question, guys. Last question. Ano ba to? Ano ang tanong to? Grabe naman to si, top fan na to. So, from Megaela Salcedo Palaganas. Grabe to. Sabi niya, may jowa ka na po ba? Pwede po mag-apply. Para kay Micaela, engineer Micaela. Sorry na lang, mayroon ako. Mayroon ang jowa. Ah, okay. Ayun, so kay engineer Micaela. Kilala mo ba yun? Parang yes. Sorry na lang daw, taken na. Ayun, so that ends our Q&A vlog for the 36K subscribers celebration. So, ano mo sasabihin mo? So, first of all, thank you guys for watching my videos. Thank you for supporting my Facebook, my YouTube. Maraming salamat. Kung hindi dahil sa inyo, wala kami dito na nagbibigay sa inyo ng mga tips and advice and gumagawa ng mga tutorial for you. Thank you guys for watching this video. So, we hope to see you guys on my next videos. Thank you for watching this video. Thank you guys! Keep on supporting me!